Magsitayo na po ang lahat. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, sa paggunita natin kay San Blas, isang obispo at martir, ngayong unang biyernes ng buwan ng Pebrero, tayo ay muling tinatawag ng Diyos na magmahalan bilang magkakapatid. Napiliin pa rin natin ang sumunod sa batas ng pag-ibig. Kaya upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kaming dumadalangin kaysa ni San Blas na iyong martir upang ang kapayapaan at pagkakasundo ay makamtan namin araw-araw at sa iyong paglingap sumapit nawa kami sa walang maliw na buhay sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpatuloy kayong nag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan. May ilang gumawa nito at nakapagpatuloy sila ng mga anghel na di nila nalalaman. Damayan ninyo ang mga nabilanggo na parang kayo'y nakabilanggo ring kasama nila. Gayon din ang mga pinagmamalupitan sapagkat maaring kayo may dumanas din ng gayon. Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at mga nangangalunya. Huwag kayong magmukhang salapi, masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo,
sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Walang pag-agam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang mga nangangasiwa sa inyo na nagpahayag ng inyo sa salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Si Hesukristo noong nakaraan at siya rin ang kasalukuyan at siya rin ang magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ampuon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Iingatan ako kapag may bagabag. Sa banal na templo'y iingatang ligtas. Itataas niya sa batong matatag. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang salitang mula sa Diyos, kapag isinasaloob ay mamumunga ng lubos. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsabi, siya'y si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman, siya'y si Elias. Siya'y propeta katulad ng mga propeta noong una, anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil
kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes. Ngunit, kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagbag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hihilingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Sabi niya, labis na nalungkot ang hari. Ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. At batiin natin ang mga katabi nating good morning. 4 a.m. Ngayon po ay ang unang Biyernes sa buwan ng Pebrero, ang buwan ng pag-ibig. Ang pinakadakilang magagawa ng isang tao ay magmahal. At ang pinakamahalagang matatanggap ng isang tao ay mahalin. At wala nang dadakila at hihigit pa sa pagmamahal ng Diyos para sa atin. Kaya lahat ng minamahal ng Diyos, palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus Nazareno, malakas na palakpak sa Diyos na nagmamahal sa atin. At ipaalala mo sa katabi mo, sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Ang dakilang dahilan ng kaligtasan ng tao ay ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Poong Nazareno. Sabi nga sa Ebanghelyo ni Juan, kabisado natin ito, for God so loved the world that He gave us His only Son. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mundo, kaya ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak. At sabi naman ang kanyang anak, wala nang hihigit pang pag-ibig kung hindi ang mag-alay ng sariling buhay.
Kaya ngayon pong Pebrero, iniimbitahan ko kayong alalahanin natin, parangalan natin, pasalamatan natin ang mga tao sa buhay natin na nagpakita at patuloy na nagpapatunay ng kanilang pagmamahal para sa atin. Kaya ang tawag nila Peb-ibig. Araw-araw naman, kahit hindi Pebrero, nagmamahal tayo, minamahal tayo. Pero ngayong Pebrero, bigyan natin ng natatanging pasasalamat ang mga taong labis na nagmamahal at umiibig pa rin sa atin. Sa unang pagbasa, ito ang mahigpit na ipinagbibilin sa mga taga-Hebreo. Patuloy tayong sinasabihan ni Kristo na pagsikapan pa rin nating pairalin, pahalagahan ang pagmamahalan. Pero ano ang sabi sa sulat sa Hebreo? Pagmamahalan hindi lamang sa mga taong kilala natin. Hindi lamang sa mga taong katulad natin. Hindi lamang sa mga taong gustong-gusto natin. Ay madaling gawin yan. Pero ito ang hamon, ito ang imbitasyon sa atin. Ngayong Pebrero, dagdagan mo ang pagmamahal mo sa mga taong hindi mo katulad, hindi mo kauri, mga taong iba sa atin at mas napapabayaang mahalin. Katulad daw ng mga bilanggo, katulad ng mga naghihirap. Alam niyo po yung mga tinutulong po ninyo, yung donasyon na binibigay ninyo, lalo na yung mga pinansyal na binibigay ninyong tulong, yan po ay nagagamit natin sa iba't ibang pagkakataon. Hindi lang kapag may kalamidad. Ang simbahan po ng Quiapo, ang social service development ng Quiapo, ay tumutulong po sa mga estudyanteng hirap mag-aral, sa mga may sakit, sa mga namatayan, sa mga nakakulong. Yan po ang isa sa mga bago nating ginagawa ngayon dito sa Quiapo. Yung ating legal service, hindi lang tungkol sa pagmimisa namin sa loob ng kulungan. Simula po nung nakaraang buwan, kapag po may lumalaya dyan sa Manila City Jail, dumadaan din sila dito sa atin. Nabibigyan ho natin sila ng bagong damit, tsinelas, grocery, at pamasahe pa uwi. At yan ay galing sa kabutihan ninyo. Pag-ibig sa mga taong kagaya nila. Pero kasabay nito ang paalala at ang babala sa atin. Makinig po tayo. Huwag nating abusuhin ang salitang mahal kita. Para lang makaganti tayo. Para lang makasakit tayo. Para lang manggamit tayo. Tandaan po ninyo ito. We use things and we love people. Do not use people to love things. Mas mabigat ang sabi sa unang pagbasa. Huwag kang mukhang pera. Sana ang mahal kita ay hindi naguugat, ay hindi galing sa pagmumukhang pera. Do not use people to love things. At kung magmamahal tayo, at kung mamahalin din tayo, sa ebanghelyo natin, huwag katulad ng kay Herodes. Hindi magnanakaw, hindi mang-aagaw ang tunay na pag-ibig. At hindi rin naman takot at madamot ang tapat na pag-ibig. Dahil sa paninindigan ni Juan Bautista, na itama ang maling pagmamahalan ni Herodes at Herodias. Kaya siya naipakulong. Kaya siya napugutan ng ulo. Nanindigan si Juan. Mali ang ginagawa ninyong pagmamahalan.
hindi mang-aagaw ang tunay na pagmamahal, hindi magnanakaw. Ito naman ang tunay na pagmamahal sa Diyos ni Juan Bautista na madalas mabilis nating kalimutan na lang. Real talk tayo ngayong umaga. Hindi laging madali, hindi laging masarap ang magmahal at mahalin. Alam ng Diyos, marami kang kinalimutan sa sarili mo. Ilang beses kang nagparaya sa pamilya at sa mga kasama mo dahil mahal mo. At minsan, makakaranas kang masaktan, mahirapan dahil sa mga taong sadyang nagmamahal ng tunay. May tanong po ako sa inyo, nasampal ka na ba ng pagmamahal? Alam niyo po, nung ako ay high school, minsan nagtalo kami ng nanay ko. Aminado po ako hanggang ngayon, maling-mali ako sa ginawa ko. Hindi masama na ako ay sumagot at nagpaliwanag sa kanya, pero mali ang tono at paraan ng pagpapaliwanag ko sa kanya. Nagtalo kami. Ang ending, nung sinagot ko siya, nakita ko yung kamay ng aking nanay, nasa ere na, papalapit sa aking mukha. At yun ang unang sampal. Aba, pagsampal lang sinabi kong thank you, hindi. Siyempre, pagsampal sa akin, ano ang drama? Walk out. Umalis ako ng bahay namin, totoo yan. Nung bata ka ba, naranasan mong isiping maglalayas ako? Naisip ko yun, lumayas ako. Lumabas ako ng bahay namin. Sabi ko, lalayas na ako. Pero hindi naman kalayuan, sa kabilang barangay lang, no? Doon lang ako tumambay maghapon. At nung gabi ba, sabi ko, baggutom na ako, uwi na ako. Pero pag uwi ko ng bahay, hindi pa tapos ang drama. Pag uwi ko, sabi ng nanay ko, kumain ka na. Sabi ko, busog pa po. Pero kumukulo na talaga yung tiyang ko, gutom na ako. Nakipagmatigasan. At ano ang drama ng mga anak pag pinapapagalitan ko minsan? Tulog-tulugan. Alam nyo, nung bata tayo, pag napagalitan ka, tulog-tulugan. Ngayon, pag pinagalitan mo ang bata, laro yan. Hindi ka napapansinin yan, laro lang yan. Tayo nun, wala naman tayong laro, tulog-tulugan na lang. At nung ako ay nagpipikit-pikitan na tulog-tulugan, naramdaman ko, tumabi ang aking nanay. At ang sabi niya sa akin, tandang-tanda ko, hindi naman kita gustong saktan. Ayaw mo lang akong pakinggan. Ayaw mo lang akong paniwalaan. Mga kapatid, sa pagpatuloy na misa natin, ngayong araw na ito, ginugunita din natin si San Blas o Blaise, isang obispo at martir, patron ng mga may karamdaman sa lalamunan. Mamaya, meron tayong general prayer para sa mga may sakit sa lalamunan. Mga kapatid, sa misang ito, hilingin natin na sana maging tama at totoo. Hindi lang matamis at maganda ang bawat salitang lalabas sa ating bibig. At sana hindi lang sa bibig manggaling ang kagustuhan at ang kakayahan nating umibig, kundi sa araw-araw na ginagawa at ipinapakita natin, hindi lang sa mga taong madaling mahalin, masarap mahalin, pero lalong-lalo na sa mga taong kinukulang at namamalimos na ng pagmamahal. Araw-araw, lagi mong tatandaan, mahal ka ng Diyos, ipakita mo ang pagmamahal mo sa Diyos sa pagmamahalan natin bilang magkakapatid. Amen. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, magiging matagumpay lamang ang ating pakikipaglaban sa puwersa ng kasamaan kung magsasama-sama tayo sa panalangin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tulad ni San Juan, ang mga namumuno ng simbahan naway maging matapang na mga tagapagpahayag ng Ebanghelyo ng katotohanan, manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong lahat naway tumulong ng buong puso sa pakikipaglaban ng simbahan sa mga madidilim na puwersa na siyang umaalipin sa tao. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong mga Kristiyano, naway maging hayag sa pagsasalita sa ating mga alalahanin laban sa mga taong nagsasamantala at sa mga sinasamantala. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Ang mga biktima ng operasyon, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Sa natatanging paraan, isama po natin sa ating mga panalangin ang kaluluwa ni Carlito Arellano Sr., ang tatay ni Father Robert Arellano, na kasama nating pari dito. Nawa maging payapa at tanggapin ng Panginoon ang kanyang kaluluwa sa langit. Tahimik din nating ipagdasal ang mga taong nangangailangan ng ating mga panalangin, lalong-lalo na ang dumadaan sa matinding kalungkutan at pagsubok sa buhay. Ama naming mapagmahal, hindi nagbabago o kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo po kami ng katapangan na manahan sa iyong presensya sa lahat ng araw. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay-alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Bihayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling, pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo po at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin ito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Blas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Blas ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang hanggang sa kalamitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin si Carlito Arellano Sr. at ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang kaligtasan, kapayapaan ng kaluluwa ng mga yumaon nating kamag-anak at mahal sa buhay. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na magmahal muli at mahalin muli. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong pag-ibig. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Poong Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap
ko. Poong Yesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Yesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan mo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Yesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Yesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Yesus Nazareno. Poong Yesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Yesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement,
magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may nananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat ay may pananagutan sa kayo po ay mayroong naitatabing lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari niyo pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21 pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday sa February 22. Maraming salamat po. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Menor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay muli naming panawagan ang inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating mahigit na nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad tayong mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Blas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay igagawad ko sa inyo ang pagabasbas sa lalamunan at iba't ibang karamdaman sa tulong ng panalangin ni San Blas. Ang mga kandilang ito ay binasbasan natin kahapon na siyang gagamitin din natin bilang panalangin sa kagalingan ng inyong katawan at ng kaluluwa. Pakundangan sa pagdalangin ni San Blas, obispo at martir, kayong may sakit sa lalamunan at iba pang karamdaman ay iligtas nawa ng makapangyarihang Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, ang simbahan po ng Quiapo ay walang sawang magpapasalamat sa inyong tulong na ginagawa at binibigay, pinansyal man o material. Ang lahat ng iyan
ay ating pong ibinibigay sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang mga estudyanteng tinutulungan natin sa pag-aaral, ang mga may sakit, ang mga bilanggo, at ang mga kapatid natin sa iba't ibang komunidad kagaya ng mga katutubo at mahihirap na lugar sa iba't ibang panig ng ating bansa. Kayo po ay kasama namin sa pagdadala ng tulong bilang tanda ng pag-ibig ng isang deboto ng Poong Nazareno. Ang ating debosyon ay lagi nating sinasamahan ng misyon bilang tanda ng pagmamahal natin sa ating Panginoon. Ang pabao ni Kristo, we use things, we love people. Do not use people to love things. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.